na ganun, yung mga matik na nakikita natin. Yung mga panghuli. Oo, mga panghuli. Mga panghuli. That's a good one for the side naman ng Brainy Sports. Ayan guys, binigyan na kayo ng tip ni Tori. Huwag kayo maniwala. Hindi, joke lang. ano lang yan? Yan yung team, sabi-sabi lang. Sabi-sabi. Pero kayo pa rin dyan. Bahala pa rin kayo dyan. So again guys, on the side ng Brand Esports, ayun, Harit and Kimi still ang binan dito. On the side ng Brand Esports and GeekFam PH, they want to stick dito sa show. Ayaw talaga nila ibigay dito kay Haze. And X4Geeks out for the side of for this battle. First pick para sa side ng Brand Esports. Ang dami pang naka-out na hero. Ooh. At sila naman ang gagamit ng ating Terizla na when it comes to early, napakakate ng execution strike nito, Prof. B. First and second pick for the side of Geek Farm. Tignan natin to. Pwede nilang agad counterin dito. Parang namuluha si ano. Naiyak siya. Iba talaga, nakakaiyak talaga pag ikaw nakakuha ng game 1, no? So, ito na, Tams. Tams na naman ba ito ni Shaolin ML? Oo, pero Tams, sila ang kumuha dito. Ang Tamos, and then they want to stick dito sa core tank nila, which is Kufra. Sabi nga nila dito, kung ayaw mo ng isang Grak, number one meta daw ang ating Kufra when it comes sa meron siyang bouncing ball. But still, sila naman ang kakameron dito. Pinalta nila yung Estes nila. Hindi kasi nag-workout sa kanila eh. Kami naman ang gagamit. Ng Rafaela. Ng Rafaela. Para mas mabilis na rotation gusto ata. Esme! Uy! Eto the na. Classic, or I mean the classic. Somehow nauuso. Nauuso sistema na pag meron kang Esmeralda, kailangan mo lang ng healing galing na Esmeralda. Actually, ang pinaka the best dito is yung Esmeralda and Terizla. That is one of the most vital. Ang pinapalit sa Esmeralda kung naka-open is yung Harit. Yan ang kinakatakutan na partners as of now. And still, medyo open pa dito. Third pick, Lilia the Boom Boom Pow is in for the side of Geek Pam. Sabi nga nila dito, the most annoying mage right now is this Lilia. So, si tignan Lilia. Natin sila ang gagamit dito sa side ng Geek Pam PH. Pero yung crowd control agad ng penalty zone at saka ng Falling Star Moon dito ng ating Esmeralda masakit. Nakakatakot pag naipasok lahat ito ng Brand Esports. Last band for the side of Brand Esports. Tignan natin. May inaabangan akong kakaibang pick sa Geek Fam eh. Ano? Sige, ano ba? Mamaya natin, baka marinig nila eh. Baka narinig nila, ano? Baka masunod eh, no? Baka masunod. Yun ang inaasahan ko pag yun nilabas nila. Ako. Mamaya guys, pag after pick. Oy, Franco. Pinig or minaband. Tama nga naman. As I said, is Franco pa din yung pinaka-isang magandang zoning tank sa early dahil yung threat ng Iron Hook na hindi mo alam kung saan lumalabas. Diba? Eto na. Fourth pick. Pwede kasi nila i-fifth pick yun eh. Uy! Estes. Nagkapalitan lang, Kuya Propi. Nagkapalit. Para kusap-sapit, pre. Sa inyo na yung Rafaela. Amin nga yan. Sabi, palit nga tayo. Tignan natin kung sa amin lang mag-workout. And now, Estes on the side ng Geek Farm PH. Fourth and fifth pick for the side of Brand Esports. Wala pa sila. Pwede sila mag-marksman or another fighter. Minsan kasi may mga ganyan. Pagka nakakita tayo ng Terizla, they don't go for the hard tank. Oo. Double mage setup. Is this for real, mga sir? Uy! Okay. Iba talaga ang Brand. Yun na nga, sinasabi ko. Hindi. Pagka nakakita kasi ng Terizla, most likely, hindi na sila kumukuha ng main tank. They go for the mobility, rotation, and early mage setup. Doesn't need any items. Ayan na. Ito nga yung sinasabi ko. Yan ba yun? Yan yun. Wala sinabi si Prof. Pig yan ang i-pick nyo, ha? Oh. Pero na-pick nyo. May isa pa yan eh. Sige, anong meron sa die-rot ngayon, ha, Prof. Pig? Yung pamburst kasi niya, uy, flicker. Unusual. Usually, sprint ang ginagamit siya. Pero tignan natin, pamunit din kasi yan. Sa mga nagro-rotate, kayang-kaya niya makipagbakbakan. And of course, they have this Kupra. Kumbaga hindi mo ma-crowd control basta-basta mapapasok yung si Dyrot. Si Dyrot ng ating Geek Fam. Kasama ang Kufra. Tignan natin dito. Lineup wise, hindi mo kilala both teams. Kanino lineup ka? Ako, hindi ko kilala sila. But still, Brand Esports, nagulat ako. Ang pagbabalik ng double mage setup nila. Pero iba yung mga lineup nila. Hindi ko alam kung sino gagamit ng... alam ko, Kuya Yuji dyan na... Kagura, di ba? So, tricky lang tayo kung sino gagamit ng Esmeralda. But still, punta muna ako sa Brand Esports. Brand Esports. Yeah. Ako punta ako dun sa sudo pick ng ano. Oo naman. Pero hindi napanood ko yun eh. Sa mga fans ng ano dyan ha, ng Geek Fam, hindi sinabi ni Prof. Bing, i-pick nyo yan. Pero inaabangan nyo na, na i-pick nyo yan. May isa pa silang ano, mage hero naman. Mamaya naman. Baka, sakali. Just in case na magka meron tayo ng game 3. Sakali. Di ba?
Tignan natin dito. Oh, oh. Again, this is the game number 2 between Bren Esports versus GeekFam. Pakikilala ko muna on to the blue side. Bren Esports, Coco, gagamit sa kanyang badang Haze using Rafaela, Yuji para sa kanyang Kagura, Teng para sa Terizla, and Doc Ribo para sa kanyang Esmeralda. At dito naman sa red side, GeekFam PH. Is Ganor ang gagamit ng ating Tamos Dukeman on this Kubra Kingpin for this Lilia. Why not on this Estes at Gert DZ on this Dairon. Oy, 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 oy. Anong nagaganap dito? Four-man rotation on the side ng ating both teams. Pero eto na. Oy! Unang kulado doon. Napakabilis. Namatay doon ang ating Rafaela on the side ng Bren Esports. At gusto pa ata ng isa dito ng GeekFam PH. Siteng ata ang kaya dito kunin ng ating GeekFam PH. Pero sabi ayaw naman dito. Kuya Yuji, Umbrella naman. Nakpo. Pag ganitong sistema, ang ganda ng suntukan. Yun na nga yung sinasabi ko sa'yo, Prof. B. Bren Esports, kailangan lang nila dito ng isang lineup ng heroes na kayang sumabay sa 3-man rotation na ginagawa ng GeekFam PH. Pero ito na mukhang nababasa ng GeekFam. Sabi, pwede nyo naman kami sabayan. Pero ang problema, may ikipagsabayan kayo. Kung sanay kayo. Kung sanay kayo. Mas masakit or mas malakas ang damage potential ng early game ng TAMS compare sa mga frontline. Look at this. Ang pinitasagad nila na Rafaela medyo nahuli sa positioning. Oo, pero ito, as you can see naman, balik na lang sila dito sa pagkuha ng resources dito ang ating GeekFam PH. Pero ang pagbabalik nga talaga dapat dito sa meta ng Tyrod. Again, sabi daw ng mga fans natin dito, kung mabalikan ko lang, sabi nila mahina daw kasi ang Tyrod when it comes sa crowd control. Pero, oop! Courtesy. Medyo na-flick. Na-flicker. Figure out for Courtesy. UG trying ito. Nasayang yung kanila ikot. Pero that's a good setup. Alam natin palabas na ang level, I mean, ang first turtle sa ating laro. Ayan na. Tingnan natin kung magkakaroon ng setup dito. Medyo magulong rotation for the side of Bren Esports. Look at this. The three-man, nagsama-sama na. Ito na ang three-man rotation coming from na Bren Esports. Terizla, si UG, plus the Rafaela. Tingnan natin kung paano nila gagawin. Oh, pero kung makakapansin naman natin dito, naramdaman nila na kinukuha na naman ng GeekFam PH ang mabilis na objective. Pero sabi nila, nakita na namin yan kanina ng game 1. Kailangan kami naman ang kumuha agad na. Again, resources tayo dito. Kung sino yung unang makakuha ng mga resources dito, Gucci yan pagdating sa early heroes, sa mga early heroes nila. This is a battle for Turtle Tank. Medyo nakabang lang dito from front. Dokman, medyo from front. Eto na, Bebuelo si Doc from the backline. Staman talon dito, controlling Yuji, zoning this one out, healing for everyone. Coming from this is Escaron from the backline. Sinusunog ang sustain. Nakuha ni Yuji ang kanilang pagong dito, pero sa harap dito mismo. Ako po, nakuha mo nga dito, pero yari ka dito kay Kingpin. And damang bat muna ang ating Bren Esports. Pero ni Yakap naman ni Dokman dito. Grabe naman itong mangyakap. Dalawa ang nahuli dito. And now, Yuji and Haze is take off by the side ng GeekFam PH. Nakuha nila yung turtle. Kapalit naman mga buhay nila. Dalawang hero for the side of Bren Esports still. Not a good exchange as of now kasi lahat nakakuha ng levels and of course gold para sa side ng GeekFam. Kung titignan mo positioning ng Tyrod kanina, this is a second time na inikutan nila ang top lane. Pero balik muna tayo dito sa bottom lane. Doc Ribo trying to escape na dito against sa tatlo para sa side ng GeekFam. Nagkakabakbaka na dito sa baba. Ispatan natin to. Sa baba, na nangyayari dito? Namatay si Wynad dito. Ang kanilang SS Bell. Look at this. Escanor, si Mang Escanor, bumabak na dito. Oo, kung mapapansin nga natin, ladies and gentlemen, pinipili talaga ng Bren Esports gumalaw dito sa ginagawang invasion ng ating GeekFam PH. Pero kiyakap na naman po ni Dukeman ang ating Esmeralda and pause muna on the side ata or basta time out daw muna dahil dapat matigil muna to. Usap-usap muna tayo. As you can see, Prof. B, GeekFam PH, alam nila na meron na nga ang Esmeralda at saka Kagura yung ating Bren Esports na sinasabi natin, gumawa sila ng lineup na sasabay sa amin sa rotation. Ang tanong nga, sanay ba kayo? Oh. Tsaka kung titignan mo, kanina yung badang nila is naka, ang tawag dito, naka bounty hunt. Ngayon, naka high end right na. Oh, gusto para nila makapag one-on-one kay Dairot. Ang problema, isa din si Dairot sa pinakamalakas sa one-on-one. And of course, knowing Dairot, naka high end right din siya dito. So, nagkaka-all-in lang. Oh, isa pa, twice na ginawa ng Bren Esports is to rotate. Ikutan nila tong Dairot sa top. Hindi nila nahuhuli. It means nasasayang yung oras nila na ibibigay and that's a space para sa side naman ng GeekFam. GeekFam PH. Yun nga yung sinasabi natin, sabi ng mga ating analyst dyan, kung ikaw ang isang team mo is magagank
ang nangyayari doon, kailangan yung gank na rotation nyo, when it comes to early, kailangan maging tagumpay. Dahil as long as tumatagal yun at hindi nagiging successful, mayroon pang chance na yes, kumuha ng ibang resources ang kabilang team, or makapunta doon at makambak, may paghiganti yung ginagawa niyong gank. And as you can see, Kingpin ang nakuha dito ng Brent Esports. Magandang sagot kahit paano makahinga ang ating side ng Brent dito. Doc Rebo, wala pa din dito. 1-on-1. Ito yung sinasabi ko, 1-on-1 with the Great One. Pinagsusuntok din sa buka. Si Cardizzi, flicker in for the side. Uy. Coco against King. Uy, medyo pulado ka. Tingnan natin, nakikipagsaykuhan dito. Out na muna, Esmang Escanor. Pulado ka na naman. Grabe naman yung pinapakita dito. Again, ang unang nakakuha naman dito ng objective, magandang way for the Brent Esports. Coco on the top lane nakakuha. So magandang maganda para dito sa side ni Coco. Pero ito, bop, bop naman. Grabe naman ang side ko na ginagawa dito. Yuji yan. Kuya Yuji yan. Uy! Kagura. Pero oy, Dookman medyo pulado dito. Dalawang membro dito na Haze and Tang ang nakukuha. Pero hindi pa. Naku po, ang tagal. Bang! Napakaganda counter initiate coming from the side of Kickfam dito. Nakuha pa si Tang. At look at this, Turk Curl TC medyo pulado against Doc Rebo. Naigipagsayawan siya dito. Babalik lang neto ni ano ha, ni Curl TC sa base. Nag-recall na yan. Mukhang re-recall ata ulit. Hindi pa niya kaya. Medyo makatipa si Esmeralda. Pero as you can see, kakasabi lang natin na Kuya Propi, yung ganong sistema, yes, magagang kayo at mahuhuli. Pero pag ang tagal nyo makuha yung dapat igagank nyo doon, andun na yung mga ibang manager niya just to get a revenge. And now, konti na lang yung buhay doon ng ating Kufra at sila pa ang nabutasan doon. Medyo tanky din na kasi si Kufra dito eh. Pero with the objective, kung titignan mo ang pinili as of now ng Brent Esports is yung mga hero na malakas sa laning phase. We have this Badang to clear the waves. So every time na maggagank sila doon, may hihirapan sila kasi paaangatin lang ng paaangatin ni Badang yung creep wave. And of course, nabasag nila first tower sa top para sa side ng Brent Esports. Nakakuha agad nila yung tower ng Geek Fam. Hindi rin nila ma-force yung clash sa bottom lane kasi medyo nakakalituan pa ata ang Geek Fam sa kanilang rotation. And steady lane lang dito si Curtis, which is yung kanilang direct. Ang maganda lang dito sa side nga, nakakuha nga ng first torrent doon yung ating si Coco at alam niya na medyo makokontrol niya yung mapa on the top lane. But still, titingnan nga natin dahil dito sa medyo bottom lane, medyo nagkakagerahan. Ayaw ibigay ng Geek Fam PH. And now, still, healing for everyone nga, sabi dito ng ating Rafaela na si Hayes. And now, Geek Fam PH, kukunin ata dito ang kanilang gustong invasion for this second turtle Geek Fam PH. At ito na nga, nakukuha na nga nila ito Prof B at makakameron sila dito ng kalamangan na parang makabawi dahil tinan mo naman Brent Esports having a 2k gold lead on the side ng kanilang team. Pero to tamang chill lang for both sides, nakakambahan lang, checking muna. Pero still Curtis, the Dyrot holding the lane. Look at this Dookman sustain coming from Why Not. Sabi, stop muna tayo. Give discipline, lamang sila sa item, try muna natin pumantay, and later on makipagbakbakan tayo. But Brent Esports want to force this middle tower. Kailangan nila, gusto nila bumakbak dito. Look at the position of their hero. Uy, si Hayes, medyo nahiwala yung sustain nila dito ha. Oo, medyo pulido sila dito. Hindi na nila tinuloy. Iikutan na naman nila dito si Curtisi onto the top lane. Medyo napapaligiran ka, apat na miyembro ng Brent Esports dito, nakaabang. So hindi, tatlo lang pala dito, pero tinan mo. Uy! Pero tingnan mo naman kung gaano katagal bago nila ma-takedown si Curtisi doon sa ating Dyrot. And now, pero kung meron doon mga kakampi yung ating Dyrot, medyo natapo na ng skill nung ating tatlong membro ng Brent Esports. Pero look at this, sabi ng Brent, nakuha na natin sa top, they need Lipat to force tayo. Sa top lane to defend, pero bugain natin tong bottom, sabi naman ng Geek Fam dito. And now as you can see, may sagot sila na torrent doon sa ating bottom lane at Mamba out muna dito ang Geek Fam PH. Pero ayaw ata dito, medyo nag-aabang dito ang mga barangay tanod, which is Coco and Yuji on this Kagura. At now, yan ang pinakamahalaga. Ako po, pero ladies and gentlemen, yumakap na nga po, pero healing galing, hindi pa ata sa panjan, sabi ng Brent Esports. Oh! Penalty zone! Grabe, penalty zone nga dito sa tatlo ang nangyayari dito. But Brent Esports, sabi nila, kami ang mas malakas ang healing galing. Kanina Estes to, pero Rafaela, and now Kingpin. And then Curtis, low life tayo dito, hinahabol pa nga dito ni Hayes. And now, that is a 4-man kill on the side ng Brent Esports. Ito yung pinakahihintay lahat ng mga nanonood sa ating live streaming, ang pagbabalik ng Brent Esports. Yan na, sinasabi natin, aggressiveness, nakuha na nila yung, kumbaga naging diesel lang itong Brent eh.
yung diesel ng Bren. Ay, eto na, mainit na ang Bren. As of now, 8-5 ang score. With regards sa kanilang kalamangan sa network, around 4,000 lang to. Kailangan pag-usapan ng Bren Esports kung paano makakabalik sa bakbakan na to. Ang Bren na nagdidikta ngayon kung saan sila rorotate, nagre-react lang na nagre-react ang Geek Farm PH na nangyaring. Yes, sana dito, ang Bren Esports sa lang, sana magtuloy-tuloy yung kanilang pagbawi dito. And now, as you can see, on the bottom lane, nakakuha sila dito ng turret. And now, si Coco naman lumipat from the top lane. Dito naman tayo sa bottom lane. Kasi nga naa dito yung kanilang tatlong member. Haze, trying dito ngulihin si Escanor. Pero hindi muna, mababa muna dito, sabi ni Boss Yuji. And now, second turret on the bottom lane. Maganda pinapakita dito. Pero may sagot ata doon on the top lane. Yung three-man rotation ng ating Geek Fan PH, Kuya Profi. Naku po. Ahead ng isa laging Tori or Mina, dalawang Tori lagi ang Brain Esports on how they put pressure with regards sa tower. Tignan mo naman, 4-2. Magbabasag pa lang ang Geek Farm sa top ng first tower. Nakuha na sila ng level 2 tower dito sa bottom lane. Oo. For the side of Geek Farm. Yun yung maganda lang sa ating Bren Esports. Alam nila na medyo kailangan na objective-wise muna tayo. Kung hindi tayo, wag muna tayo mag-engage ng ating team fight because they have, why not, on this Estes. But still, titingnan natin kung ano nga bang sunod na gagawin dito na sagot ng Geek Fan PH. And now, four-man rotation na dito ang ginagawa nila. Abangers Gaming na dito ang Geek Fan PH. So, trying to bait this thumbs. Sabi na, sige, force you to top. Papalag naman ata. Hindi, hindi sila papalag ata. Tingnan mo positioning ng Geek Fan. Medyo scared or somehow nag-aabang-abang lang dito. Kingpin, trying to check. Wala, out na muna. Wala muna, out na muna dahil alam nila medyo makatindi dito si Teng sa kanilang penalty zone coming from Teng at saka baka tamaan pa ng Falling Star mo. Yun nga yung nakakatakot dito, a crowd control. Aming series lang Esmeralda. So still, ano kaya ang sunod dito? Oop, nakakuha ng Tore. Maganda dito from the side ng Bren Esports. Bamba out na dito ang Geek Farm PH. Medyo hindi sila makalabas at yun ang mahirap sa side ng Geek Farm. Ayun nga, hindi nga sila makalabas dito. Sila naman ang hinahatidan ng mga minions. Medyo hindi nagwo-work yung pick nila na dire rot para sa side Lord ng Geek Farm. Lord is resurrecting soon, sabi dito ni ate mo, announcer. Oo, sabi ni ate dito, parang sinabi niya, kunin nyo na to. At sinabi na nga na Lord Watt. Pero dito na natin kung yan nga ang kukunin ng Bren Esports. Op, yan naman, Teng. Hinaharas lang dito si Duke Men and now, bouncing ball, try to clear the waves na lang na parating dito sa ating Geek Farm PH. And still, how can this stop from the Geek Farm PH? Tingnan natin kung hindi ko pa masabi. And there you go, another peek off para sa side dito ng Bren Esports. Sprint is up, they want to burst this. Mr. Yuji is down, pero counter initiate coming from the side of Bren Esports. Sinasayawan nito Kribo, harap sa harap, sa apoy dito, mamatay pa ata Mang Escanor. Kitang kita sa camera na tumatakbo pa back dito. Now look at this on the back lanes. Docman, tulungan mo naman si Mang Escanor. Nakuha dito si Mang Escanor. Docman, susunod na. Doc is out, Lord is in. Yun, tama ka dyan Kuya Profi. At tatlong ang member na patay doon on the side ng Geek Farm PH. Ito na nga kaya, all one series na nga tayo on the side ng Bren Esports. Sabi naman dito ni Hayes, tamang haras lang. Sabi niya, Estes kami dito kanina nga. Meron kaming Rafaela, kami na nga ang gagamit. Kung sino nga ba ang gumagamit ng Rafaela, siya yung nananalo. Pero battle of Rafaela. Oo, parang si Rafaela ang the key. And now, hindi pa nakukuha dito or napupunta dito yung ating Lord One on the bottom lane. Malayo pa siya dito, ladies and gentlemen. Pero, nakakuha na dito ang dalawang mid inhibitor turret at saka top lane ng ating Bren Esports. Pero ito ang pagkatok ng six-man, Kuya Profi. Naku po! Nakukuha ba ata? Yes, I think. Oy, penalty zone dito sa dalawa. Why not forcing to out na muna, pero flicker in to sustain ang kanyang teammates. Thumbs will go down dito. Coco will go down as well. Double kill para sa side ng Bren Esports. Nauubos unti-unti ang tropang Geek Farm 3-4-1. And it's a triple kill. I think this is it. And ako po, a recall taunt coming from Haze. Yan na nga po yung sinasabi natin, ladies and gentlemen. There have a heart of a champion. Tamang-tama. Ang all ating score as of now. Kailangan pag-usapan to ng both teams kung paano kapag-adjust. That's hindi gumana yung pseudo pick na sinasabi natin, which is yung tie rot for the side of Geek Farm. Let's see sa third game. Bumalik si Doc Ribo dito sa kanyang Esmeralda having this MVP for this game. So napakaganda para dito sa side ng Bren Esports. Ang mangyayari dito, Geek Farm PH, naramdaman nila na kaya agad sumagot ng Bren Esports. Now, we have an all-one series. So mahirap to para dito sa side ng Geek Farm PH dahil nabaliktad ng Bren Esports yung nangyari ng Game 1.
binilisan lang nila yung rotation.